Magandang hapon sa inyong lahat. Nako, mga kaibigan, ngayon po ay Webes na. No, Webes at March 16. Sumasa inyo po ang ating palatuntunan. Ito po ang Layag Mimaropa. Kamusta po kayong lahat, Mimaropans? Ngayon din ang mga nanonood sa atin na hindi po taga Mimaropa. Makinabang po sa ating talakayan ngayong hapon. Meron po tayong panauhin, naghihintay na sa ating Zoom. Maya-maya lang ho ay atin siyang pupuntahan doon. Ang ating mga kaagapay sa bagong technical, si Paring Egay Dries at si Nick Danyas ba? Si Brother Ding. Ayan, Marindokenyo din ang ating kapartner. No? At ang ating mga kasama po dito sa ating tabi, mga estudyante po, ano? Dalawang nagagandahang dilag ng LSPU. Nababaliktad kasi ako. Pag nauna yung SLSU. Yan. Pagka naman LSPU. Yun, nakalagay naman pala dito eh. Si Nalisette, Justine, Broqueza, and si Camille Maurice Umali. Kailangan ko talaga silipin, no? Tanda ko na. Wala akong utang sa inyo. Okay, sige po. Hindi na natin patatagalin ang ating panauhin sa room. Ano? Kanina pa po siya nag-aabang sa atin. Pag-uusapan po natin ang tungkol sa Island Innovation Program. Oy, bakit nawala? Ayun, okay. Sige, pabatiin na natin si Sir Randy. Hello, kamusta ka? Magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay ng Radyo Pilipinas sa Lucena at ganun din sa ating mga kapwa Mimaropan. Magandang araw po sa atin lahat. Yes, naging busy ka nitong nakalipas na linggo. Kaya sana po ay nung pang nakalipas na linggo natin siya makakasama. Pero napaka-busy tao. Anong kaya? Okay lang. So, salamat. Nandito ka po sa ating program ngayon. Para, bakit ganun agad? Magra-running out of time agad. Dahil kanina pa kayo nakabukas. Ay nako, Sir Randy. Medyo ikaw ay aking iiwanan muna. Pasok ka ulit ha, kasi naglapse na yung oras natin pala. Kanina pala sa program natin yung naka-open, ano, sa program ni Kudik, ano. So, babalikan kita ha, please, pasok ka ulit, ano, samantalang tayo ay nag-i-introduction muna. Ayan. Okay, iwanan muna natin si, kayo na mag-operate, ano, o dito. Mag-end muna tayo. I-end muna natin si Sir para makapasok ulit siya sa ating program, ano. Sige, ako na lang po, ako na lang din at para tayo ay mabilis ang kilos, ano. Okay, tulad po ng nabanggit ko kanina, ang ating pong pagtatalakayan ay dalawang bagay, ano, ang tungkol sa Island Innovation, Professor Randy Noblesa as the Island Innovation Ambassador, ayan, ng ano ba, buong Mimaropa or ng Pilipinas. Alamin natin yun mamaya. Alamin natin kung ano po yung Island Innovation, ano? At ano po ang mga gawain ng nasabing advocacy. Sige, admit na natin si Sir. Okay. Anong nangyari? Dito tayo. Ayun! Sandali lang, sir, ha. Balik ko lang sa program ko. Bakit ba siya ang pumapasok? Ano? Paano ba yun, Nini? Bakit pumapasok doon? Okay. Sandali lang, Sir Randy, ha. No? Hindi ko makita yung program ko. Ayun, nakita na. Eto. Yun. Okay, sige. Balikan natin si Sir Randy. Ayan. At saka tumama na yung level ng ating mukha. Sir Randy, bati ka muna ulit sa ating mga taga-subaybay sa Layag Mimaropa. Magandang araw po sa atin lahat. Ano? So, mahigit sa dalawang linggo na po ang ating oil spill, ano, sa dakong Verde Island Passage at kailangan po natin na mapag-usapan para po meron po tayong konkretong action na magawa. Ano? Ayan. May kinalaman po itong Island Innovation, ano, sa nangyayari ngayon, ano,
na oil spill sa Oriental Mindoro. Pero Sir Randy, no? Pag-usapan muna natin, ano nga ba yung island innovation? Opo, ang island innovation po ay isang creative agency. So nagsisilbi siya sa pandaigdigang antas at napili po tayo bilang isang ambassador. Ano? So may programa po sila para sa ambassador, para sa mga fellow at iba pa. So meron pong mga iba't ibang gawain sa buong taon mula Pebrero hanggang Disyembre ang isang island ambassador. At kaugnay po nito ay ang ating mga adikain para po sa mga isla at kapuluan kagaya po ng mimaropa dito sa ating programa na layag at mimaropa. Ayun. So liwanagin lang natin, ang pagiging island innovation ambassador mo pala ay all international, hindi lang sa mimaropa. Okay, good. So ikaw ang ambassador, kitatawan ng Pilipinas ano sa international level. Opo. Okay. May mga kasama din po tayong ibang island ambassador sa Calabarzon. Nandiyan po si Sir Pat Baluloy sa Kalawag, ano, sa Quezon. At ganun din po sa Mindoro mismo, nandiyan po si Dr. Marius sa Panahon. So sila pa lang po yung namimit ko sa Pilipinas. Ating mga programa sa Pilipinas. Ah, okay. So hindi ko pwedeng sabihin na sa mimaropa ka lang. Nagkataon lang na pinanggalingan mo ay mimaropa. Kasi yung sinasabi niyong sir kanina, yung Kalawag, dapat Quezon or Calabarzon. Pero ilan sila doon? Mm-mm. Okay, so sa madaling salita, ang inyong adhikain ay tingnan ba? Anong particular na function po ng island innovation? Well, yung pong island innovation po ay para makita po kung ano po yung mga hamon o yung mga challenges. Ano? At isa na nga pong konkretong hamon, yung pong nangyayari ngayon dito sa Calabarzon, yun, oil spill. At ganoon din po sa parting Kalawag yung, o sa parting Quezon, yun naman pagtatayo ng Kaliwa Dam. So marami po tayong mga challenge. Dahil dito, maaari po tayong magpahayag o magbigay po ng mga suggestion at mga konkretong action para po magkameron tayo ng innovation o innovative na mga solusyon. Ayun. When you say innovation sa in general, ano, take for example dito sa Verde Island Passage, ano, nung mga nakalipas na wala pang oil spill, ano, mamaya sa dakong dulo-dulo natin tingnan kung ano yung epekto nun sa ay sinusulong na ninyo, ano, sa island innovation. Yung mga nauna, ano, may mga nakalatag ba na mga ano, mga suggestions or yung mga programa na nakita kayo para sa Verde Island Passage? Sa ngayon po, ang pagkakaalam po natin, kanag-konsulta po tayo sa mga kasama natin sa College of Fisheries and Aquatic Sciences at meron po yan ang Marinduque State University. Meron na pong saliksik na ginagawa at patuloy pa rin pong sinasagawa ang Marinduque State University kasama po ang Batangas State University dahil ang Verde Island Passage po ay binubuo po ng limang lalawigan. So maliban po sa Batangas, sa Marinduque, kasama din po natin ang Oriental, Occidental Mindoro at Palawan. Kaya so, yan. Ito, mga saliksik po ang ginagawa nila at pwede pong magamit itong saliksik na to kagaya po ng pahayag ng ating Pangulo sa katatapos lamang po na ikasyam na po na National Research Council of the Philippines na kung wala po ang science o agham at saliksik ay hindi po natin mararanasan ang ginhawa dahil sa pandemya ay meron na tayong bakuna at yan po ay udok to ng pananaliksik. Oo. Katatapos nga lang pala no ng parang convention ba 'yon? Convention ng mga researchers sa PICC. Oh, last week po. Nandun po ang ating kalihim ng DOST. Dr. Renato Solidum. Nakaano ka doon? Naka-attend ka doon, sir? Yes po, nakadalo po tayo. Dalawang araw po yun, 10 at 11. Medyo na-miss po ng mga researcher yung pagkakatipon-tipon na ganun kasi panay tayo line, ano? Parang ano, so, sabi doon sa ating interview, no? 90th ba?
po, 98 po. Oo, 98 na pagtitipon na yan. Ayan. So far, ang ating tinitingnan dito ay kinakawing natin yung importansya ng science, ano? Ng science sa pag-unlad ng buhay, ano? Dahil bahagi na ang science ng ating buhay. Kung i-apply po ito sa ano, sa Verde Island Passage, ngayon, ano, na nakakaranas tayo ng oil spill, ano po ang mga challenges na napag-usapan, ano, at na nakakakuha po kayo ng sabihin natin ng pakikipag-ugnayan doon sa mga ahensya, no, na pumoprotekta po dito sa ating karagatang sumasakop diyan sa ano, Verde Island Passage. Bago pa po tayo maging ambassador, isa na po 'yan sa ating adikain, ano, at sa katunayan po, nagpunta po tayo sa Batangas para magbigay po ng ating karanasan dahil hindi po ito ang unang spill, ano, kung hindi man oil. Eh, sa Marinduque po, di po ba meron tayong tailing o mining tailings, ano? Mine tailings. Mine tailings sa Markapper. Kayo po ay nag-survive. Ano? At sa katunayan po, ngayon pong March ay ipagdiriwang po ang halos 30 years na po na nangyari po na sakuna. Ano? At nag-survive naman po tayo. Ano? So, naghahanap na lang tayo ng alternatibo sa pagmimina. Mm-hmm. At yan na nga po ang ginagawa ngayon. Turismo po at agrikultura ang pinagtutunan ng Pansin. So ngayon po, na dahil po dyan sa oil spill na yan, nabibigyan po ng liwanag yung iba pang mga issue. Ano? So wala pa po itong oil spill na to. Mm-hmm. Ay, meron na po tayong adikain na protektahan po ang Verde Island Passage. Ano? Ang isa po kasing issue dito ay mga liquefied natural gas. Ang ating po kasing pahayag ng pamahalaan, edi syempre yan po ang bridge fuel, ano, papunta po sa alternative, yung mga solar energy, wind energy, geothermal energy. Maganda po kasi pakinggan ang natural source of energy, alam po yun po, liquefied na nga at ito na po ang nangyari dahil binabiyahe po itong mahigit po sa 800,000 na tinulada po ng industrial oil. Kailangan po natin ito para sa kuryente. Sana naman po natin may mga problema tayo sa pailaw, lalo na ngayong summer, mainit, kailangan po ng sabay-sabay na paggamit ng mga appliances. Ano? So kung sana po yung mga isla ay meron na pong kuryente, ay hindi na po natin kailangan magbiyahe ng ganitong mga kalaki o karami na langis. Ano? Kasi kaya na po natin yun i-produce. Kaya alam po, sa katunayan, nangailangan pa rin natin to kasi binabiyahe na po ang fossil gas, fossil fuel na liquid. Ano? So parang ano siya, tubig. Oo. So liquefy, tapos ibabiyahe, tapos papadaanin sa tubo. At ang marami po niyan ay dyan po sa Batangas, sa tapat mismo po ng Isla Verde. Kaya alam po, pag nasa tubig yan, hahalo yan, alam naman natin, maghihiwalay lang isa ka yung tubig. At meron pong alon yan, di naman yan swimming pool na paikot-ikot lang ang tubig. Eh, marami po talagang maapektuhan so, kasi laman. Yung sasama-samang effort naman ano, ng ating pamahalaan mula sa national hanggang sa local, kumbaga ito'y isang malaking kumbaga ano, aksidente, sabihin na natin, ano, na nangyari nga ay sa tubig dahil hindi mo nga maiwasan na ang tubig ay siyang karagatan, ano, ay siyang napakagandang transportasyon ng paghahatid, ano, ng mga kalakal or mga produkto from one place to another, kahit pasabihin natin hindi naman talaga yata galing dito yon, passing lang, going to Davao, hindi ko naintindihan doon masyado. Pero dito na pinsala, kaya tayo ang nagsasuffer. No? At kung hindi ito magagawan ano, ng maagang matapos, ano, matapos yung epekto, ay maaring doon sa huling, kailan ba yon yung update na into weeks time ay maaari nang maapektuhan ang Verde Island Passage?
Opo, 16 days na po since eh. So parang nampas na po ng dalawang linggo at tinataya po na abuti ng dalawa hanggang tatlong taon po na matanggal yun. Yun lang. So malaki po talaga ang kanyang epekto. So tinataya po na nasa 36 na ektarya na mga bakawan, mga bahura, na mga damong dagat na maapektuhan. Kasi ito pong Verde Island Passage, hindi lang po yung isla Verde, yung mismong tubig na umaagos dyan at umaagos ay malaki po yung saklaw. At pati po yung mga mangingisda natin, 18,000 halos kaya, na mga apektado. Eh, malaki po ang ano niyan, epekto sa ekonomiya natin. So sabi po ng Protect BIP, nasa 11.80 billion ang tinatayang halaga ng pinsala sa limang probinsya na po yan. Ano, ano yun? Lahat na? Lahat. Sa kabuhayan, sa kalusugan, sa marine resources, in all aspects, ay ganun ang dinalang dadalhin pinsala. So, ibig sabihin, malaki pang gawain, ano? Marami pang para din itong ano, para din pala itong nagkaroon tayo ng crisis ng pandemya. Parang ganun din ang effect. Ano? Marami po ang effect. Ang epekto nito kasi po yung Verde Island Passage, yan po ang pinakang Amazon ng ating mga karagatan. Ano? Kaya biodiversity. So yung mga isda, so kung isa lang ang nabibili mo sa palengke, dapat iba-iba pong mga species yung isda. At hindi lang po isda, pati po yung mga iba pang living organism ay nandyan. Sabi at yan po ay pwedeng mamatay dahil sa fossil fuel. Sabi nga dun sa, nakinig ako nung sa Senate hearing, ang sabi, ang Verde Island Passage pala ay center of biodiversity ng Pilipinas. Kaya talagang ang pagprotekta dito ay ganun na laang, ano? At yamang tayo ay bumabawi pa lamang, ano, sa dinulot na pandemya ng COVID-19, ang turismo, di ba? Turismo at saka agrikultura, ang parte ng agrikultura ang fisheries, di ba? Ay parang ano, parang yung ating pagbangon ay nahamper pa, no? Dahil dito sa on a lighter note naman po, meron naman pong iba pang yaman, ano, hindi lang po natural yaman, ano. So pati po ang ating wika at ang kultura ay yaman din naman ng mimaropa. Yun na segue siguro doon sa ating natin doon sa pangalawang paksa. Tayo are looking forward naman, ano, Sir Randy, doon sa nakaya nating harapin ang mga problemang dumating sa bansa natin at hindi lang naman sa bansa, ano, buong mundo ay nag-suffer dito sa COVID-19 pandemic, ano. Ito pa bang oil spill ang hindi natin kayanin na isang kumbaga isang archipelago, pwedeng sabihin natin, ang apektado. Basta tulong-tulong lang ang ating pamahalaan at ang mga tao o yung nasa likod, ano, ng pangyayari. Hindi naman nila ito ginusto, pero dahil nga aksidente, dapat ay kanila ding panagutan. Okay, sige, segue tayo. Isang panibagong yaman na meron pa sa Mimaropa ay ang wika, kultura, sining, ano. Balita natin, sige, recap lang siguro tayo para mag-updating lang. Ano nga ba ang sentro ng wika at kultura at ano nga ba ang komisyon ng wikang Filipino? Okay. So, yung pong komisyon sa wikang Pilipino, ito po yung pinaka-mother institution ng mga sentro ng wika at kultura. So, yung pong KWF ay isa sa anim na mga cultural agency. So, syempre yan po ay kino-coordinate, pinapangasawaan na National Commission for Culture and the Arts, o NCCA. Kasama po dyan ang National Historical Commission, ang National Library, National Archives, National Museum, at Cultural Center of the Philippines, at syempre ng Commission sa Wikang Pilipino. So para po, mga national po kasi ito, Kalyoni, kailangan po nila ng bisig, ano, regional na bisig. At yan po ay nagsimula sa Palawan. Ano. So wala pa pong Marinduque na sentro ng wika at kultura, wala pa po ang Romblon, wala pa po ang Mindoro, pero ang Palawan po ay meron. Meron po silang hosting na ginawa noon lang. Halos kasabay po noon NR
CP. Kaya di po ako nakadalo nito bukod sa hindi na po SWP director, eh ang ating pong puso ay nadito pa rin po sa wika, kultura at sining. Ayan, Sir Randy, babreak lang siguro ulit tayo. And then, tulad ng dati, wag kang magsawa na mag-join. Babreak lang po tayo. At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan yung iba pang mga adhikain nito. No? Lalo na yung wikang pangkapuluan. At saka may bago na na tayong nabalitaan na mga naloklok na opisyalis ano, ng KWF. So alamin natin yan sa ating pagbabalik. Huwag po kayong aalis, babalik pa ang Layag, Mimaropa. News and current affairs, top stories of the day, business, sports, music and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas, Lucena. DWLC 1017 AM. Ito po ang Radyo Pilipinas sa Lucena, Philippine Standard Time, alas 4:33. Naku mahal, bawal daw magtanim ng mga puno doon. Pwede yung maka-apekto yan sa daloy ng kuryente at magdulot ng brownout. Kanino mo naman nalaman ang mga yan? Hello po, ako si Linoy, tama si Nanay. Kahit ang konting pagsabi lamang ng mga dahon, pusangan ng puno sa linya ay maaari nang maka-apekto sa daloy ng kuryente. Gusto niyo bang mawala ng kuryente? Aba eh, ayaw! Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa GCP. Uy sis, friends ba kayo online itong si Tessa? Grabe no, halos lahat ng galaw niya nasa social media. Ultimo kinakain niya, kung nasan siya, mga bagong gamit niya at kung ano-ano pa. As in updated sa happening sa kanya dahil sobrang active niya sa social media. Ay sis, medyo hindi lang ako agree na as in lahat na lang ay nilagay niya sa social media. Oo, I know naman your account, your rules, pero parang scary rin diba kapag lahat na lang ng galaw mo ay alam ng ibang tao. Parang wala ng privacy. Yes mga sis, hindi talaga dapat ilagay sa social media lahat. Dapat nagtitira tayo ng private space para sa buhay natin offline. Ito ha, ibibigay ko sa inyo ang mga bagay na hindi dapat ipinopost sa social media ayon sa Smart Parenting Blog. Bago ka mag-post ng mga pictures ng inyong bahay online, siguraduhin mo munang hindi makikita ang anumang impormasyon na maaaring makapagsabi sa ibang tao kung saan ka nakatira. Huwag ding isasa publiko ang iyong contact number at bank details. Hindi rin maganda ang mag-post ng masyadong maraming pictures ng iyong anak. Kailangang tiyakin na may takip ang kanyang private parts at hindi makokompromiso ang privacy ng anak. Kung may hindi ka man gusto sa iyong kasalukuyang trabaho, hindi mo na dapat itong ilagay pa sa social media. Hindi mo din dapat ibahagi sa social media mo ang mga classified information na ibinabahagi sa iyo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan mo. Laging tandaan na kung hindi mo kayang panindigan ang kalalabasan ng mga inilalagay mo online, mas makabubuti pang huwag na lamang silang ilagay doon. Kung may conflict kayo ni Mister o hindi mo gusto ang iyong mga in-laws, mas magandang hindi mo na ito ilagay sa social media accounts mo. Minsan nagiging hingahan na ng sama ng loob ang Facebook dahil mas madaling mag-post kaysa makipag-usap sa mga tao. Ngunit kung tutuusin, hindi matatapos ang problema o conflict sa pamilya kung hindi ito pag-uusapan at dadaanin lang sa mga posts online. Hindi mo na dapat ilagay sa iyong social media accounts kung mayroon ka mang naging masamang experience sa isang business, online seller, kaibigan, ex o kahit ano pa mang sitwasyon na naramdaman mong naging biktima ka. Hindi ito ang professional choice at maaari kang masampahan ng kaso dahil dito. O ayan ha, ilan lang yan sa mga hindi natin dapat i-post online. Gawin nating ligtas at healthy ang ating social media life. Maging responsible user. Isang mensahe mula sa Radyo Pilipinas, Lucena. Nagbabalik po tayo sa pangalawang bahagi ng palatuntunan dito pa rin sa Layag Mimaropa. At babalikan din natin ang ating panauhin na nasa Zoom pa rin. Ang ating panauhin po ay ang Island Innovation Ambassador ng isa sa mga Island Innovation Ambassadors ng Pilipinas, Professor Randy Nobleza. Sir, balik tayo sa ating pong talakayan. Ano, gawi tayo dito sa sentro ng wika at kultura. Balita po natin may bagong ano na, bagong opisyalis na itong SWK.
At mukhang nakapanumpa na rin sila sa KWF or sa Commission of Wikang Filipino. Balitaan nyo naman kami, sir. Apo, tama po, makasama po natin itong mga nahalal na mga direct kapwa natin, direktor. Ano? So, si Dr. Alvin De Mesa, ang hinalal na pangulo, galing po siya sa Leyte Normal University. At ang administrative ng nag-administer ng kanilang utay, walang iba kundi ang tagapangulo at punong commissioner, si Dr. Arthur Casanova ng KWF. So, bali po nung March 8 to 10, ay nagkameron po sila ng pagpaplano at orientasyon. Ano? Dahil po yung pumalit sa atin, si Dr. Ernesto Largado ng Marinduque State University, eh bago lang. So, kailangan niya po ng ganitong orientasyon. Opo. Para po ngayon, Abril, malapit na po ang Abril. Parang isang linggo, dalawang linggo na lang ay mag-ibang sa Mag-Holy Week, ay magdiriwang din po tayo ng Buwan ng Panitikan o Literature Month, kasi yan po ang birth month ni Francisco Baltasar. O, si Balagtas po. Francisco Baltasar, also known as Balagtas. Yan, apo. Ah, sir, so, April yon. April. Okay. Ayan po ang napag-usapan nila at nagplano po sila kung ano pong gagawin sa April at syempre sa August at sa iba pang mga taon. Yan po ay sa mga susunod pang taon, ayan na po ang susundan sa pamumuno ni Dr. Art Casanova. Ayan. Sir, kayo na ang nagsabi na medyo bago pa yung humalili sa inyo. Ano po ang inyong magiging tuwang at tulong sa kanila? Po, doon po sa director, hindi pa rin po tinatanggal ang akin na pangalan doon. So, parang nakalagay nga po doon ay OIC. Pero syempre, sa prioridad naman po yan ng ating Pangulo, kung ano po ang kanyang pasya. So kung ano man po na may tutulong natin, ay di na dito naman po tayo para maging katuwang. So sabi nga ng balita dito, ang Sentro ng Wika at Kultura at KWF ay magkatuwang ano, sa mga proyektong pang-wika at pang-kultura. So malaki po kasi yung trabaho, ano, lalo na kung nasa mimaropa, kasi meron na Mindoro, meron na Romblon, meron na ang Palawan. So kailangan po talaga ay magkakapartner tayo dito sa mga pagbabago. Kasi yung huli ko pong nadaluhan ito ay 2017 pa. Oh, malayo kasi na. Pambansan alagad ng sining pa ang tagapangulo, si National Artist Virgilio Almario. So ngayon na po yung sumunod. So ang tagal pong panahon. So shout out po sa mga kasama natin dyan sa Mindoro, si Dr. Arnulfo Villanueva, tsaka kay Sherwin Perlas ng Romblon, at syempre sa ating naging host sa Palawa, si Dr. Sylvia Abrina Havares. So yan po, magsasabatical din po yan si Dr. Sylvia, pero nauna na po ako sa kanya mag-sabatical. Kaya what po kung designation. Sir, yan. Sylvia, kanina nabanggit nyo bago tayo nag-break na meron na ang Palawan. Ano na ang kasunod? Sa buong Pilipinas po ay meron pong at least 50 na mga SWK, ano? So yan po ay across the board, so 13 rayon kasama liban pa sa Cordillera at saka sa Barm ay meron pong mga SWK. So talaga pong masigasig po ang ating komisyon sa wikang Pilipino, dahil ang wikang Pilipino po ay binubuo po ng Filipino at iba pang mga katutubong wika. Kaya nga po may mother tongue, ano, kahit medyo marami din pong alingas-ngas na tatanggalin na po ito sa kagawaran ng edukasyon. Kasi kagaya po sa mimaropa, ang ating mother tongue sa malaking bahagi ay Tagalog. Pero syempre, pagdating mo sa Romblon o sa Mindoro o sa Palawan, meron din silang katutubong wika. Kaya hindi po totoo na wala pong mother tongue. So meron pong mother tongue at hindi po Tagalog yun. Isa lang yung Tagalog sa mga mother tongue. So nasusundan nyo yun, yung sabi ng DepEd na maaring ang tanggalin dahil ang challenge naman sa kanila ay kulang sa mga materyales na gagamitin sa eskwelahan sa paggamit ng kanilang mother tongue? Opo, yan po ang pinupunan ng Komisyon sa Wikang Pilipino. So sa katunayan po, Kalyoni, no, nagpunta ako sa Kalinga State University, yun natin pong kapwa director niya nung panahon na yun, ay director pa ako si Dr. Janet Kali, magkaklase natin sa pamantasan de la Sal.
eh doon po sinagawa yung pag-aaral, yung benchmark na malaki pong bagay maitutulong ang katutubong wika, ang mother tongue sa pagkatuto. Ano? So bago tayo makipagsapalaran sa Ingles o sa matematika o sa agham, kailangan mo matutunan natin ito at least sa unang tatlong na baitang, ano, grade 1 to 3. At yun po ang sitwilang MTB MLE. So hindi natin po halata sa ibang mga lugar, pero sa lugar kagaya ng Kalinga na meron po talaga mother tongue, ay malakas po ito. Sa Mimaropa ba nagagamit ng husto yun? Sa iba-ibang mga probinsya? Opo, may sinagawa po si Dr. Arthur Casanova na proyekto sa mga SWK na pinagawa po kami ng mga maikling kwento na galing din po sa pananaliksik, mga sawikain, mga pabula. At yan po ay nilimbag, ano, hindi nga lang po sabay-sabay. So meron pong nauna at meron pong proseso pa. So narinig nyo naman po siguro kung ano pong nangyari sa KWF. May mga naban, mga litre, at meron pong nasuspindi at meron pong naibalik. So ngayon po ay back to normal kasi may bago na rin pong director general, ano, na bagong sumpalang si Attorney Marites Taran, ano. Oo, kasi parang ang lumabas nga doon na problema ay medyo dahil halimbawa sa isang particular na isla, sa ano, sa Romblon, nakapunta tayo sa ano, nakapunta tayo sa Banton. At meron sila doon nakatutubong wika, no? Yes, meron. Oo. Ngayon, syempre, yung mga bata doon sa Romblon, maganda kung yun ang sa yung MTBML nila ay yun. Ano nga bang tawag doon sa kanilang nakatutubong wika? Ano po silang ASI, may on-hand. ASI, oo, ASI. Ngayon, siguro dahil nga kailangan tulungan na makapaglimbag sila ng mga materials, ano, para maging maayos yung gagamiting materials sa pagtuturo ng mga guro. Yun lang naman na ata ang naging problema dyan eh. Kung meron Naging hamon, ano, sa panahon ng pandemya dahil ang mga learning materials, ang mga self-learning module ay naobliga po ang mga teacher ngayon na, ano, gumawa na sarili nila kasi lumalabas talaga na kulang po talaga sa kagamitan pagkatuto. Ito ay pinupunan ng ibang ahensyang pangkultura kagaya ng NCCA, may cultural education tayo. So ang pinamag-isa po ay gamitin kung ano po yung yaman na meron po sa ating paligid. Ano? So kung yan po ang cultural icon, yung Verde Island Passage, o yung ating ilog, yung ating dagat. Eh, yun po ang gamitin natin sa pagtuturo kaysa sa Apple. Ano? Eh, meron naman tayong atis. Oo. So, mas natin yung atis. Oo. At saka, syempre, di ba, ang pagkatuto ng mga bata ay hindi by imagination lang. Yun talagang may actual na experience sila. So, kung kagaya din sa language, ano, sa edad na kinder, grade 1, no, dapat yung sariling wika muna nilang nagagamit. No, hindi naman agad sila matatas muna doon sa sariling wika. Oo, sa sariling wika. At pagkatapos, ay magiging magaling din at mahusay tayo sa ibang wika kagaya ng Ingles. At saka, kahit yung Tagalog, kahit yung base natin, yung ating Filipino language, ano. Opo, tama. So, siguro nararamdaman ko, umaray ba ang KWF dyan kung aalisin? Madami po mga nadiskaril na mga publikasyon at mga proyekto. Kaya mahalaga din po itong orientasyon. So ang tawag nga dito ni Sir Rio ay reorientasyon. Kasi meron naman itong panitikan. So kailangan mo lang ituro ng panibago. So di ba subject po sa DepEd na arts from the region, literature from the region. So kaya lang kung wala sila nababasa, eh, kulang po sila sa exposure sa silid aklat. Kaya imbis na iban ang mga libro, kailangan ay tagdagan pa. Ano, dagdagan nga, dapat ay paghusayin yung pagpaparami, ano, ng mga gagamitin ng mga guro, no? Siguro yung ano NBDB kasi sa book industry, ano, National Book Development Board, ang kailangan po talaga natin ay library at learning materials. Yan po ang kailangan din ng Marinduque State College para maging ganap na university. Kailangan po ng holdings. Uy, teka muna. Speaking of ano, university, di ba kala ko March, kailan ba yun? 19? Noong pong February, nagsagawa na po sila.
Opo, yung final validation ano, sa pagitan po ng March 20 hanggang 23, alam ko po nag-exit conference na sila. Mm-mm. So binigyan po ng ano, isang buwan para makapag-comply. So sa so, wala pang result. Yung validation. Sana po meron ng resulta. Pero mukhang ano naman, compliance positive naman. At uh-huh, meron naman ng batas. 2018 pa lang meron si Congressman Lord Alan Velasco. Yun ang alam pong compliance. Ano? Kaya inaasahan po natin, lalabas na po yan ngayong pong buwan. Kaya nga po, Marinduque State University o MARSU, kasi March 12. Buwan ng kalabalihan. MARSU, ayos yun ah. MARSU. Hindi na, di ba dati ano? Mensu, ano? Minsu? Ang Minsu po ay sa Mindoro State University. Ayan, pero sa atin? Pero meron po kasing Mindanao State University. Kaya ayaw, hindi po tayo mag-MSU. Hindi pwedeng Minsu. Kaya MARSU daw. MARSU. Kasi MARSU. Parang buwan mo. MARSU. Okay. Ay sige sir. Okay lang ba na pagka lumabas na ang final, ano? Na siya ay official nang idedeklara. Ayun ba 'yung ano? May ganun official declaration ng i-announce po 'yan. Ang inasahan po nga natin ay nung pong foundation day ng Marinduque no February 21 ay magbibigay ng anunsyo. Pero hindi po, may panahon po talaga para diyan at umaasa po tayo na 'yan po ay lalabas na sa lalong madaling panahon para po makausad na kasi may mga college na tayo. So, university na talaga ang atin ang susundan. Ano? So, kanina nga ito, ang atin na paksa ay tungkol sa Morionan. Ano? So, walang kamatayan dahil Holy Week. Mm-mm. Ang atin po estudyante ay guru na rin, assistant professor sa Romblon at ngayon po ay nasa Pennsylvania State University. Wow. So, assistant prof Janina Labicani at nag-anyaya po sa mga dati niyang mentor at kasamahan. So isa po tayo sa nagsalita sa mga estudyante niya na Filipino-American din sa Pennsylvania sa Estados Unidos. At yan po ang pinaghahandaan naman ngayong April, ano, simula April 2, Palm Sunday hanggang ano na yan, Easter Sunday, April 9. Long weekend naman po yan. So madami po tayo time ano sa pagbiyahe. Nako, ang daming ano, ang daming dapat ipag-anyaya ng Marinduque, ano? ngayong lalo na ngayong darating na Semana Santa. Sa isang gusto ko ikagalak na ibalit, magalak na ibalita, ano? Hindi lang pa kami final sa petsa, pero magiging guest natin ang Regional Director ng DILG, ang bagong Regional Director. Para naman ho ibida ang tungkol sa bida campaign ng tanggapan sa Marinduque ano connected diyan sa ano sa inyong celebration ng Holy Week ano advance info yon kaya lang wala pa ho hindi ko alam kung ang unang set namin ay 23 pero baka available ng 30 or baka ho magkaroon na lang kami ng recording ano. Okay. Mas kailan po kung makadalaw po kayo dito para masaksihan nyo din ang ating pinagmamalaki na Lenten rites na ginagawa. So, panay-panay ang ano ah, panay-panay ang dalaw ng mga bigatin, ano? Bising-bising ang ating mga ginang na nagtutubong, ano? Wow, so, congratulations. Isa po yan sa yaman ng ating Marinduque. Na, kasama ng Morion ano at sa Mindoro din naman may centurion sa Quezon ay meron din bullying ano pagbubuling sa Atimona so yan po ay yaman ng ating mga bayan na kailangan po ay proteksyonan natin at ma-safeguard kagaya po ng ating karagatan at ang Isla Verde passage ano so kung mahalaga kailangan po siyang ano proteksyonan. Yes, very well said, sir. Maraming salamat again ano, sa iyong pagbisita sa Layag, Mimaropa. Basta huwag kang madadala. No? Lagi lang bukas. Ano? Okay, salamat po. Paalam na siguro tayo, sir. Ano, inyo pong pangwakas sa mensahe. Salamat po. Ayan, okay. Si Sir Randy. Ano? Sir Randy Nobleza, ang ating Island Innovation Ambassador. Ipinagmamalaki po ng Mimaropa at syempre ng kanyang bayan ano ang
ang bayan ng probinsya ng Marinduque.